Isang linggo matapos ang paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo sa pagkasenador, tuloy ang tila pag-uunahan ng kampo ng mga gustong maging pangulo sa pagpili ng mga susuportahan nilang senatorial aspirants na kapag tinignan na malapitan, halos pare-pareho na rin ang pangalan. Sa listahang inilabas ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa, Manny Pacquiao, Panfilo Lacson at Vice President Lenny Robredo, lumabas na may pare-parehong kandidato sa pagkasenador. Si dating DICT Secretary Gregorio Gringo Hunasan, nasa PDP Laban Cusi Wing at Lacson Soto tandem. Pare-pareho namang manok ng Team Lenny Kiko, Lacson Soto at Pacquiao Atienza tickets ang mga target magbalik senadong sina Senador Mig Zubiri, Joel Villanueva, Richard Gordon, Cheese Escudero, Loren Legarda at dating Vice President Jejo Marbinay. Ang bagito sa politika na si Rafi Tulfo, nasa listahan naman ni Pacquiao at Lacson. Ang Isko Moreno-Doc Willyong tandem naghahanap pa rin ng mga i-endorsong senador. Immaterial whether they are liberal, lakas, PRP, PDP, ano yung mga partido man na yun, no? Willing kaming makatrabaho kahit sino. Akbayan group, makabayan group. Ayoko namang i-announce. Adapt dito, adapt doon para mapunan lang yung Senate slate. Okay. Si Tulfo, isa sa mga kinausap ng kampo ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yes, talk to him. Pinag-usapan pa yan ng grupo ko at ng grupo niya. Meron lang konting mga bagay-bagay na mukhang hindi pamuna kayang maging guest candidate ako for one reason or another. Para naman kay dating senador at DICT Secretary Hunasan, plataporma ang tinitignan ng mga partido sa pagsuporta sa mga gaya niyang kandidato. The point really is a commonality of programs and platform. Independent ako, I was recruited from a department in the executive branch. I am duty bound to support the standard bearer of the administration. So I explained this sa mga tatali kong kaibigan, sina Senate President Soto, and I explained this also to Secretary Cusi. So wala naman silang objection. Kasabay naman ang pasasalamat ni Villanueva sa suporta ng iba't ibang grupo, ang paliwanag na kailangang magtulungan ng lahat ngayon para makapagbigay trabaho at makaangat tayo sa pandemya. Si Zubiri, tiniyak din na sa interes siya ng publiko mananatiling loyal. Sama-sama rin pagkilos ang binigyan din ni dating Vice President Binay kasabay ng pasasalamat sa suporta sa kanya ng iba't ibang grupo. Pero ano ba ang maaasahan sa harap na nangyayaring ampunan sa mga partido? Sana po yung common candidates, I think, should also be addressed by the COMELEC and Congress. They should be encouraged to participate. But because of laws that are antiquated, ang dami pong batas na sa tingin ko, dapat ipasa ng Kongreso. I consider this phenomenon really as the ugliness of patronage politics and the rottenness of our political party culture. This kind of candidate sharing, for a lack of a better term, this kind of arrangement of candidate sharing, for me, it raises a very serious alarm, particularly in our quest or in our desire for that roadmap towards that better normal. Kapwa naman kinastigo ni Sarmiento at Yusinko ang paggamit ng ilang political groups sa period of substitution para mahintay ang mga gusto talaga nilang kandidato. Dati-dati may Liberal Party at Nationalist Party. Ngayon, napakarami na. No? Like an amoeba reproduction of political parties. So baka naman dapat balikan natin and review the wisdom of a two-party system in the Philippines. If we point it out to our voters that the act of placing mere placeholders is a mockery of our democracy, then we should encourage them to punish those who practice fielding of placeholders by not voting for them. Panawagan ni Sarmiento at Yusinko sa susunod na henerasyon ng mambabatas, tanggalin na sa Section 77 ng Omnibus Election Code ang opsyong umatras ang isang kandidato at mapalitan, at amyendahan ang iba pang bahagi ng batas na ito na 1985 pa ginawa at sobra nang naiwan ng panahon. Sherian Torres, ABS-CBN News.